Samantala, umabot na po sa Maygita 40,000 ang bilang ng pasahero sa NEA Terminal 3 ngayong holiday season. May live report si Julius Segovia. Julius? Sige, wala pa rin patid ang dating ng mga pasahero sa mga paliparan. 4 na araw bago magpasko. Sa NEA Terminal 3 halimbawa, umaabot ng 45,000 ang bilang ng mga pasahero ngayong holiday season. Mas marami ito sa naitala noong isang taon sa parehong panahon. Kaya mas sinigpitan ang seguridad. Bukod sa mga pulis, panay ang ikot ng K-9 units. On standby rin ang medical team sa nakapwestong help desk. Wala rin daw pinayagang mag-leave sa operations division ng paliparan dahil full force sila ngayong holiday season. Palalajigin ng airport management sa mga pasahero, dumating may 3 oras bago ang takdang flight. Huwag na rin daw magdala ng mga ipinagbabawal gaya ng pointed objects, liquid at gels at flammable materials. Kanina nga, nakumpiska ang bit-bit na lighter gun ng isang pasahero. Nag-inspection naman si DOTC Secretary Jun Abaya sa NEA Terminal 3, pero higit na pinagtuunan ng pansin ang implementasyon ng Air Passenger Bill of Rights ngayong araw. Sa ilalim ng batas, Jiggy, dapat ipaalam sa mga pasahero ang terms and conditions ng biniling promo ticket. May karapatan na rin ng mga pasahero sakaling maagrabyado sila ng airline companies. Dapat may compensation sakaling ma-delay ng 3 oras o ma-cancel ang takdang flight. Sasagutin ng airline ang gasto sa refreshments at hotel accommodation ng naaberyang pasahero. Kung may reklamo ang pasahero sa airline company, sumangguni sa desk ng Civil Aeronautics Board sa mga airport. Bukod sa multa, posibleng masuspinde o bawiin ang permit ng airline kung nilabag nito ang Passenger Bill of Rights. Yan mo lang latest. Balik sa'yo, Jiggy. Maraming salamat, Julius Segovia.